Habang tayo'y nabubuhay. So, kain muna tayo. May bayand. Ayan, sinigang na hipon. Ayan. Ganyan ang kulay. Ano yan? Spicy. Hot spicy sinigang na hipon. Ayan. Oh. Ayan. Matapos kung mag-tawag to. Mag-munggo. Ayan ang nagsinigang. So ayun lang, break time na naman. Nag-iisa na naman ako dito sa shop. Nagsipag-uwian ng mga kunihong mga kunihong Indianong kasama ko. Maging biso, so solo flight na naman ako dito. Buti naman at wala akong priority job. At kanina umaga pagpasok ng alas 8, so banat ka agad sa mga OFW Jordan, OFW yun Saudi, tapos sa tawag sa Pinas, sa agency sa Pinas, tawag sa counter agency Saudi. So yun ang naging routine ko ngayon. So pakinggan niyo muna to about ito sa ayun, tinawagan ko yung OFW, yung kalalapag lang mula Qatar. Ang problema kasi yung mga PM ko bago siya lumipad hindi nabasa kasi nga yung cellphone niya yata ay kinuha ng agency, so hindi siya makapag-reply sa mga advice ko. Kaya na dapat paglapag niya ng airport na naiya, tuloy siya doon sa uwa sa may lobby. Report niya yung sarili niya. Kaso ang nangyari, hindi niya alam, hindi iwan ko kung naiya kasi yung tumutulong din sa kanya. Pinsan niya, sinabi ko rin yun na in-advise ko na rin na ipaalam doon sa OFW kasi hindi nga na-check yung mga PM ko sa kanya. So ayun, sinundo ng agency, kaya napilitan akong tawagan yung OFW. Kinuha ko yung contact ng OFW, natawagan ko kaso hindi nasasagot. So nung dalawang beses ko tinawagan, itinext message ko yung OFW. Nung itinext message ko na, sinabi ko ang dapat sabihin, pakinggan ko mamaya rito. Tawag uli ako, hindi na nag-ring yung Ibig sabihin, baka kinumpis ka na yung cellphone niya. Iyon kasi mga karagas ng mga agency sa Pinas. Pag alam nilang kakasuhan sila ng counter ay ng OFW kasi ayon sa report, abuse, physical abuse, mabigat pa yung mga reklamo niya sa amo niya, but pinapirma siya doon sa Qatar na hindi siya ibuburahin yung mga reklamo niya sa amo niya para lang makauwi ng agad ng Pinas. Ano yun, double purpose kasi yun. Kapag nagpirma ka agad, hindi legitimo kung nagpirma ka ay ayon sa kalooban mo yun. Kontra sa kalooban mo yun, kasi ang purpose nun, kaya pumirma ka ron, napilitan ka pumirma, makauwi ka agad ng Pinas, at ang purpose ng pag-uwi mo ng Pinas, doon mo ipagpapatuloy ang kaso mo sa agency sa Pinas. Iyan ang option doon. Optional yan eh. Parang wala pinagkaiba na kung ikaw bibili ng ticket, optional mo, ikaw bibili ng ticket para makauwi ka kagad. Hindi ka na magtatagal. Pero yung bibili mo ng ticket, mariripan mo sa agency mo, kakasuhan mo agency mo. So ganun din po yung inaksyon ng counter agency sa Qatar. Pinapirma
siya na later na pinaka-cancel na yung reklamo sa amo. So ang pag-bat ang ano niyan, ang totaling pinaka-ano yan, option niyan, bakit siya pumirma, napilitan pumirma, dahil para makauwi siya kagad ng Pinas. At doon niya itutuloy ang kaso sa agency niya sa Pinas pag nakalapag na ng Pinas. Ang problema, sinundo siya ng agency niya. Yan yung ano, yung clever, tawag dyan, clever moves ng mga agency sa Pinas. Alam nilang kakasuhan sila ng counter ng OFW kasi doon ayun doon sa report sa reklamo. Marami reklamo siya ron at mabibigat yung reklamo na talagang kailangan kasuhan yung agency sa Pinas. So magbabayad sila dinos provisyo. Kaya ang ginawa nila, sinundo nila sa airport. So nalaman ko yon dahil sa pinsan niya nagre-report sa akin na nakalapag na nga ng NAIA. Ang problema, sinundo siya ng counter agency. Ay, ng agency. So, kaya napilitan akong kunin yung hingin yung number ng OFW kasi tatawagan ko nga ay advice ko. So, ang nagawa ko na lang, advice nila sa text kasi hindi ko makausap. So, malamang hold ng agency. Pero hindi makakalusot sa akin yung agency kasi may record ako sa kanya. Nandito sa akin yung report ng OFW. Dali siya sa... pakipakinggan nyo muna tawag dito siya. No? Batiin ko muna kayo. Nang siya... good morning, Amor, Sian. Good morning, friend, Melville Ubiano. Salamat sa panonood. Napadaang ka sa live ko. Rita Tamo, salamat sa panonood. Pakinggan niyo muna itong usap namin ni Sir Tidy Sagon about sa OFW Qatar. So, kainan muna. Ay, hindi narinig. Naka-bluto. Si Manny to. Kumusta? Ulit natin. Hello, sir. Hi. Si Manny to. Kumusta? Bakit nasa Hong Kong ka? Hindi nasa Hong Kong. Ay, sa ito. Si Manny. Ano, inakakatayaran ko ngayon mo na kapag nasa Hong Kong ka, nasa Hong Kong ka ba? Nasa Saudi ako. Si Manny. Si positive money. Nasa Saudi ako. O kaya na, nasa Hong Kong ba kayo? Nasa Hong Kong? Nasa Saudi ako. Wala ako sa Hong Kong. Bakit ang kapil dito? Ito ang kong number mo. Ito 6455954. Hong Kong, masakasakay. Baka mali lang yung ano. Mali yung ano. Mali yung ano. Ay, ano, sir, kalalapag lang ng ano ng OFW kata si Rosalie Romero, yung kasi sense ko lang kagabi yata sa inyo na OFW, sinundo po raw siya ng ano. Sinundo po siya ng ano ng agency niya. Na, tapos tinawagan ko ngayon yung OFW, hindi nasasagot yung ano. Yun nga, piniim ko nga siya eh, na wag siyang pipirma ng kahit anong papipirma sa kanya ng agency niya kasi gugulangan lang siya ng agency niya at wag niya ibibigay yung passport niya. Pag kinuha yung passport niya, kasuhan niya yung agency niya. Yun ang sabi ko, PM ko, ay text ko. Hindi naman dapat kinukuha yung passport. Yun nga, pag kinukuha, yun nga, hindi pa nag... Pictural lang. Yun nga sabi ko, yung text message ko kasi ay hindi sinasagot yung tawag ko, baka hinuhold ng counter yung agency niya yung tawag ko kasi nung tumawag ako hindi na ako makakontak. Baka kinuha yung cellphone niya. Paki-ano niyo na lang sir, paki-monitor niyo na lang.
Ay, ibibigay ko po sa inyo. Ibibigay ko po sa inyo yung ano, yung contact. Sa ano na lang tayo mag-usap, bro. Sige, ibibigay ko na rin yung contact niya, yung OFW Katara. Okay, bye-bye. So, ayun. Usap namin ni Sir Tidy Sagon sa yung tumutulong sa mga napapauwi naming OFW kahit hindi namin napapauwing OFW, napapauwi ng ibang advocate. Unlimited kasi yung tulong namin sa OFW para matulungan sa pagkakaso ng sa agency ng mga OFW na napapauwi. So yun po yun. Yung pinag-usapan namin ay OFW Qatar, kalalapag lang kanina. So, ito nang parinig ko, usap namin ng pulo yata ito. Hello, sir. Hello. Hello, good morning. Hi, good morning, ma'am. Kumusta po kayo? Mabuti po, sir, ma'am, yung may mga na ipiin po ako sa inyo sa WhatsApp ninyo. Follow up ko lang po itong mga ito mula February 19. In Valencia? Yes, ma'am. Marinel, Valencia, Rupa? Yes, ma'am. And then, Baden, sino pa? Beatriz, Roma? Oh, yes. Ayos, matigas ang ulo ng, ano, ng dalawang agency na to. Ayaw talaga siyang pauwiin. Pinababayad siya, ma'am. Ano yan? Ang trabaho niya ay sa salon. So, yes, ma'am. Hindi siya diet. Tapos Beatriz ang sa salon. Opo, ma'am. Tapos Marinel Valencia Ropa. Yan na ano ko na pala. Yan po 'yun. Follow up ko lang po sa inyo. Paalam ko lang po sa inyo nung tumawag ako sa inyo about kay Bernadette, nasa Pinas na po pala, kalalapag lang niya. Salamat po. Salamat ulit sa aksyon. Salamat po. Okay, salamat ulit sa aksyon. Sabi ko, hindi po ipo-close ang case file niya hanggat hindi ako naka-receive ng confirmation in writing kasi ayoko mag-rely lang sa salita. Yes, ma'am. So, we have to find out the exact date of deportation. Yes, ma'am. At in-advise ko na rin sa kanya na kasuhan na niya yung agency niya sa Pinas. Ayun. Patutulungan ko po siya sa kasamahan ko sa Pinas pagkakaso. Okay. Salamat po, ma'am, ulit. Salamat po talaga. Kahit busy kayo, nasasagot niyo ako. Ayun. Salamat po, salamat ulit. God bless. Okay po. God bless. Bye. So, yun po, usap namin ang pulo at saka sa Pinas. Yung mga agency kanina. Yung agency na yun, Beatriz, tinatawagan ko, ayaw ko sagutin. At ang ginawa ko na lang, nag-text message na lang ako sa agency. Binigyan ko sila ng babala. Kung hindi nila aaksyonahin si Beatriz, isang taon lang humihi ng tulong sa kanila at isang taong walang kontrata sa agency maging sa amo. Bininta. Ibig sabihin, pinasok sa sa'yo, human trafficking. Ang sabi ko sa OFW, eh sabi ko sa counter agency mismo, once na hindi nyo ituloy ang action ng yung OFW at pinagbabayad nyo, ay patakasuhan namin kayo ng human trafficking kasama yung amo. So, ayun, tumawag ulit ako. Hindi talaga sinasagot yung tawag ko. So, kaya ang advice ko sa kapamilya, pag nag-follow up ulit, ipasuspindido na yung agency sa Pinas. Ganun po yung protocol ng pag-aaksyon. Pag sa una, pangalawa, pinag-uusapan mo at hindi umaksyon, doon na po papasok yung aksyon ng POE. For suspend ng agency, at pag-follow up ulit, at hindi uli umaksyon yung agency, foreclosure na yon. Dapat sa susunod, pag foreclosure na, dapat sunod na talaga yung, hindi na dapat foreclosure
dapat yan i-implementa ng PO, yung iba na mismo ang may-ari ng agency, hindi closure. Useless po yung closure eh. Papalit ka lang ng pangalan. So, tapos kanina, ayun, marami, kanina lang ha, kahapon at ngayon, isang araw ay nakasiyam na OFW ako, kare-report ko lang mula ng February 22 hanggang ngayon, two days siyam na OFW in-report ko sa Kuwait, sa Qatar, din Saudi. Hindi po talaga matapos-tapos yung W, distance of W. So, ayun po. So, ayun lang po. Antabayan na lang po natin. At thanks ka din naman kasi kanina gumagawa ko ng post about doon sa OFW Qatar na kalalapag lang. Ay nakatanggap ako ng message mula sa OFW Riyadh, Saudi. Schedule na niya sa Sabado, nasilip na raw niya yung ticket niya. So, aside that, may ano pa, yung inaabangan ko, yung ganun din, itong linggo rin, dalawang skilled worker, meaning pag sinabi skilled worker ay mga lalaki, dalawa sila, actually tatlo sila magkakasama. So, naiwan pa yung isa kasi kare-renew lang ng passport. So, hindi na kahabol. So, pauwiin din ng kumpanya, dalawang skilled worker. So, abang-abang lang natin. Pupos tayo dyan. Pasasalamat na naman kay God. So, good day and sa lahat. Good morning, good afternoon. So, ayan. God bless. Pray lang po tayo. Doon sa mga advocate, yung mga totoong advocate, ay to do support pa ako sa inyo. So, kung yung mga napapauwi ninyo ay walang tutulong sa Pinas about sa pagkakaso sa agency, pwede nyo suggest si Sir Titi Sago na matulungan sila sa pagkakaso sa agency nila sa Pinas. So, yun lang po yun. Kami ay open kami. Hindi kami ano yung hindi yung sa aming inggitan. So, ganun lang yun. Kasi ito, NB, bad yun. Kaya nga, bakit ganun lagi ang positive action ni God? Kasi wala sa amin ang ganyang attitude. Open-minded kami. Ibig sabihin, unlimited love kami doon sa mga OFW, maging doon sa mga totoong advocate. Huwag yung mga fake na advocate na binubuhat nila yung sarili nila. Pangit po yun. So, nakikita sa inyo ni God ang mga puso ninyo kung totoo kayo nga sa kapwa ninyo o hindi. Kayo, pwede nyo pagsinungalingan yan, pero si God, kay God, hindi kayo makapagsinungaling sa kanya. Kung ang ginagawa nyo lang ay buhatin nyo sarili ninyo. So, maging totoo po kayo. So, kasi si God, totoo, nakatutok sa inyo. So, ganun lang kasimple yun na kasama kayo sa prayer namin. Sa prayer ko pala, ako pala nag-iisa. Sa prayer ko na patuloy kayo maging positibo sa ninanais niyo makatulong sa mga OFW. So, in general sa mga advocates yun. Kasi ang hangarin natin ay makatulong. Madaling salita, pro-life po tayo at hindi pro-death. So, ganun lang po. So, yun. Salamat and God bless. Bye-bye.